Si Jeffrey Baldemore o mas kilala sa screen name na Leandro Baldemore ay tubong Paete, Laguna. Siya ay kilalang artista noong dekada 90 lalo na sa mga sexy films. Kilalang may kaya ang pamilya ni Leandro sa Paete. Ang pinakamalaking tindahan ng mga nililok na paninda na WVB Woodcraft sa Manila East Road ay pag-aari ng kanyang ama na si Wally Baldemore. Si Leandro ay ikatatlong henerasyon ng mga manlilok sa kanilang pamilya. Bukod nga sa paglililok ay may talento rin siya sa pagpipinta. Ang kanyang mga tiyuwi na sina Manuel Baldemore ay isang sikat na Filipino international painter at sculptor naman si Fred Baldemore. Sa edad na 18, si Leandro ay nadiskubre ni Bobby Yalung na siya rin nagbigay sa kanya ng pangalang Leandro. Dahil nga ang pangalang ito ay bagay umano sa mga sexy films na kanyang gagampanan sa ilalim ng Seiko Films. Sa pag-alis ng aktor na si Gardo Versosa sa mga sexy films, siya ang pumalit sa trono nito. Kasabayan ni Leandro si Narodel Villayo at Leonardo Liton. Matapos nga ang 7 araw ng pagkakadiskubre ay sumabak agad siya sa pag-arte at ayon sa kanya ay kissing scene agad ang kanyang eksena sa kanyang kapareha na si Priscilla Almeida. Kasunod nito ang pelikulang Patikim ng Pinya at agad pumatok ang kanyang pangalan lalo na't ang kapareha niya dito ay ang sex goddess na si Rosanna Roses noong 1996. Tandang-tanda pa nga niya ang kanyang unang sahod na 30,000 pesos. Mula rito ay sunod-sunod na nga ang ginawa niyang mga pelikula na karamihan ay mga sexy films. Ilan sa mga pelikulang ito ay Ang Sariwa, katambal si Priscilla Almeida, Pisil, katambal si Claudia Coronel, Pedrong Palad, kasama si Ramona Revilla, at marami pang iba. Dahil nga sa paglabas niya sa mga sexy films ay hindi siya nakaiwas sa mga indecent proposal sa mga babae man at kapwa niya lalaki. Sa paglipas ng panahon ay nalinya rin siya sa telebisyon. Napasama siya sa Encantadia, Munting Eredera na isa ring teleserye sa GMA7 at Indio na pinagbidahan ni Bong Revilla. Aminado si Leandro na hindi siya nakaipon dahil hindi siya naging maingat sa paggastos ng kanyang pera. Nang tumigil si Leandro sa paggawa ng pelikula ay pumunta siya sa Japan upang maging entertainer. At nang makaipon ay umuwi siya sa Pilipinas at sinubukan niyang pasukin ng politika. Tumakbo siya bilang board member sa 4th na distrito ng Laguna sa ilalim ng Partido ng Masang Pilipino. Sa kasamaang palad ay natalo si Leandro. Matapos ang halalan ay binigyan ng pansin na lamang ni Leandro ang kanyang negosyo na Paete Handicraft na kung saan nag-o-offer ito ng mga made-to-order wood furniture. Kwento pa niya na marami na siyang sinubukang negosyo tulad ng pagmamanok, bar, computer shop, ngunit sa paglilokan niya siya ay umunlad ng gusto. Patuloy pa rin siya sa paglililok ng mga imahe ng mga Santo at Birhing Maria. Kinuha rin siya bilang tourist consultant ng Laguna. Masaya rin ang buhay ni Leandro sa kanyang asawa at 3 anak.